back to Kusinika o kaya sa aking channel. So this time, recipe naman tayo. The last time, I think I shared travel tips kapag kayo may baby. Next time, tungkol naman tayo sa family. Ngayon, balik recipe tayo. And last month, I asked through my broadcast channel sa Instagram kung ano yung recipe na gusto nyong gawin ko. And I was surprised dahil medyo mataas ang votes ng pinakbet. Maybe because most of you know that I'm married to Mark. Mark is half French, half Filipino, pero born and raised po siya sa Cusurubio, Pangasinan. And most of mga kababayan natin o mga taong nakatira sa Pangasinan, kung hindi sila pure Pangasinense, eh part Ilocano sila. So depende sila, Mark, kasi part Pangasinense, part Ilocano. So actually fluent siya sa both dialects. Ito yung pinakbet na version na natutunan ko, pero nilagyan ko ng konting Danica twist. So, ito, umpisahan na natin. Napakadali lang. Iba't iba talaga ang version ng pinakbet eh. Yung iba, ay nilalagay sila yung bagong isda, yung iba naman yung bagong alamang. So, let's see. Comment down below kung ano ang inyong version ng pinakbet. So, ano ba ang hinahatay natin? Let's begin. Okay, so first up, we just need to peel and chop our garlic. Okay, and then after, hiwain na natin ang ating sibuyas. Ang gamit ko ngayon is sibuyas na pula or red onion. Ayan, hiniwa-hiwa ko lang po. And then our kamatis o kaya yung ating tomatoes. So tanggalin nyo lang yung mga seeds. And then, hiwain lang into small pieces. Pwedeng 4 slices lang. Hiwain nyo into quarters. Tip ko, when you're chopping vegetables, have like a garbage bowl beside you o kaya a small trash bag para hindi na kayo punta ng punta doon, kunwari sa sink o kaya sa trash can. We need ampalaya. As you can see, I'm using yung maliliit na ampalaya. You just remove yung buto and then ibababad natin sa tubig na may asin just to get rid of some bitterness. Then balatan and chop natin or slice ang ating ginger or luya. First time ko actually maka-encounter ng paglalagay ng luya sa pinakbet. But then again, iba-iba nga ang version eh. Pero yung natutunan ko sa family nila, Mark, nilalagyan din talaga nila ng luya. And I like using ginger, lalo kapag sa mga seafood dishes, para medyo mawala yung lansa. Ngayon naman, we will chop our kalabasa. So big cubes lang, ganun lang po kadali. Favorite ng daughter ko, pumpkin soup. Next time, I'll show you my simple recipe ng pumpkin soup. We will now use sigarilyas, o kaya in English, winged beans. Pwede rin namang ibang gulay, yung iba would use sitaw. Pero ngayon, ito ang ating gagamitin. We'll just remove yung tops, yung mga dulo niya. Tanggalin nyo lang yon. Minsan may sumasama na parang string. And then just cut the sigarilyas into half o kaya sa apat. And now let's chop our talong or eggplant. As you can see, I'm using yung mga maliliit na size ng mga eggplant. But you can also use yung ordinary size. Slice nyo lang siya into pieces. Since maliliit na siya, kakat ko lang siya in half or isa-slice ko lang siya in half. Napansin ko sa probinsya, ganito yung mga gamit nila, yung maliliit. Pero pag dito, pwede rin naman yung ordinary na size. After nung eggplant, ngayon naman, chop na natin ang ating okra. So, pwedeng buo na siya. Yung iba, nakikita ko, hindi na rin nila chinachop. But ako, for this video, I will chop it into small pieces. Cut lang natin siya in half. Dati hindi ako kumakain ito eh. Pero natutunan ko rin kumain ng okra dahil kay Mark. Sabi nga nila, lahat naman ng bagay, eh pwede nating matutunan. Masarap din ng okra actually, yung steam lang. Sausawan nyo ng bagoong isda and then calamansi. Add oil to your pan and saute first yung ating ginger or luya. Okay, after nung luya, lagay na natin yung garlic. Ang bango talaga nung ginger and garlic together. Now, after yung ginger and garlic, we will now add our red onions. Now, add the tomatoes.
and saute. Okay, ngayon, nataas na po ako ng buhok, mainit. Lalagyan na natin yung ating bagoong isda. So, yan siya. Or, liquid bagoong. In English, fish sauce. Kasi yung iba, tawag din sa patis fish sauce. Lalagyan na natin. Papakita ko sa inyo, yung technique dito, para mabawasan yung konting lansa, is igigisa natin siya. Okay? After nito, ang lalagay na natin is yung ating kalabasa kasi siya yung pinakamatagal maluto. Hantayin lang natin na ma-half cook siya and then we can add the rest of the vegetables. A few moments later. Okay, after a few minutes, we can see na ang ating kalabasa is medyo half cooked na. So, we will put the rest of the veggies. Ang ating ampalaya. Lahat na. Lahat-lahat na ampalaya. Konting sigarilyas. Okra. Healthy pala to eh. Ayan, ganyan na pong tsura niya. That is how it looks. Sige, hayaan lang natin. Let's mix it up a bit. Cover. More water will come out from the veggies, okay? Depende rin kasi kung anong style ninyo ng pinakbet. Eh. Iba gusto nila, sobrang masabaw ako, sakto lang. And don't forget, dalawang green chili. And to even make our pinakbet more special, we are going to add bagnet. Look at that! Actually, nung in-air fry namin to, buo pa siya. But, nakalimutan ko yung shoot na buo. But, dapat buo and then you chop it later. Itong bagnet na to, nakuha ko to from my mom's store. Kasi meron siyang shop called La Bonvie. They sell Inabel products, so mga hand-woven items, mga pillowcases, table runner, na gawa po sa Ilocos. Hand-woven po yan. So, support natin ang local products. And isa po ito sa mga products that they sell. Aside from mga sukang Ilocos, ito po, super fresh bagnet. At talagang crunchy talaga yan. Ha? May kita nyo, air fryer lang yan. Air fry nyo na buo. And then after, saka nyo i-chop. Mmm! Sarap tignan! Look! Ready ng ating pinakbet. And we will just top it with our bagnet. As you can see, so may konti siyang sabaw. Yung iba kasi gusto very tuyo. Yung iba naman talagang masabaw. Pero sa akin, tama lang. Just enough para pwedeng mabasa yung rice ng kaunti. And we didn't add salt anymore because yung bagoong isda or fish sauce, maalat na po. We add our bagnet pieces. And now we already have our bagnet pieces on top. You know? Wow! Ayan na! Maamoy pa lang, mananam, masamsamit, sabi nga nila sa Pangasinense. Kung si Mark po kakain ito, he will pair it with inihaw na bangus. Pero dito, medyo gusto natin i-level up ng konti. Kanya-kanya namang style eh. Nilagyan natin ng crispy bagnet. Pwede rin lagyan sa hugan pala ng pork strips na maliliit. Kayo bahala. Or if gusto nyo pure vegetarian, you can just put the vegetables. Lahat lang ng gulay. Hindi na kailangan lagyan ng kung ano-ano pa. And that's why I love pinakbet. Kasi napakadali lang niya. Very flavorful and at the same time healthy. We didn't add any salt na po or any other seasoning kasi malasa na po yung fish sauce. Pero ano ba ang tamang pronunciation ng pinakbet manang sa inyo? Pakbet. Oh, yung mga nanonood dyan, comment nyo naman kung tama ba yung pagka-pronounce ko. Pagdating ni Mark sana, matikman niya yan. Ang aking pakbet. So yan po, I hope you enjoyed our simple recipe. Simple lang siya pero talagang isa yan sa mga dishes din na pinagmamalaki ng mga Filipinos. And if you have other recipes that you'd like us to feature o gusto nyo pong lutuin namin dito, please comment down below and also other topics
na gusto nyo pag-usapan dito sa channel. Thank you so much for watching and I'll see you guys next time. God bless! Bye!